What's up mga patid? Welcome back to Boss Lucio Channel. Again mga patid, I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So mga patid natin, nakikita nyo naman dyan sa ating title, ang topic natin ngayon na 50k budget PC na good for streaming, editing, render video, and everything. It's updated price August 2020 mga patid natin. Again, syempre mula pa rin dyan sa ating kaibigan na si JDM, Techno Computer Center, na matatagpuan ng kanilang physical store sa Gilmore. Ulitin ko mga patid, at nagtaas po talaga ang mga price ngayon ng mga PC parts kasi nga lahat ng tao ngayon ay nasa bahay at need ng computer. And isa pa doon mga patid natin, hirap po talaga magpapasok ng mga item dito sa bansa natin, hindi po kagaya nung normal days, import export lang. So ngayon talaga mga patid talagang dumadaan sa matinding proseso lahat ng mga item na galing sa ibang bansa. So mga patid natin, bago natin umpisan tong video na to, syempre kung kayo ay bago dito, don't forget to hit that button. At syempre mga patid natin, huwag din pong kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre mga patid, lagi akong live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga patid, intro, pasok! So, syempre mga patid natin, lagi tayong mag-uumpisa sa processor, okay? May dalawang klaseng processor mga patid. Yun nga po yung Intel at AMD, okay mga patid? So, dito sa 50k budget natin, bakit Ryzen ang pinili ko na naman? Again mga patid, mas mura kasi si Ryzen and napakaganda na rin po ni Ryzen or si AMD. AMD, baka naman. So mga patid, ito nga po ang Ryzen 5 3600. Merong 6 cores at 12 threads. So mga patid, napakaraming cores na rin nun. Good for 2020 na yan mga patid. Ang base clock na ito mga patid natin is 3.6 GHz or yung 3600 mga patid. Pero mga patid, pwede itong i-max boost hanggang 4.2 GHz. Wow, 4,200 GHz. So ang price po nito sa JDM mga patid natin, it's 10,350 pesos po. So next tayo dun nga sa ating motherboard, okay? Ang gagamitin nating motherboard dito, syempre mga patid, compatible po kay Ryzen 5. So ang gagamitin nating motherboard dito is from Gigabyte B450M Aorus mga patid natin. Isa sa mga gustong gusto ko talagang brand yan mga patid, ang Aorus. Kung si ROG mata, si Aorus mapatid Eagle. So itong motherboard na to mapatid, supported niya po ang first, second, third gen ng Ryzen. And this motherboard mapatid natin, syempre meron pa rin 4 na slot para sa inyong mga RAM. So this motherboard ay wala na po siyang VGA port, okay? Pero meron siyang HDMI at isang DVI slot. And syempre ang maganda na naman dito sa motherboard na to, meron siyang audio guard. Yun naman talaga yung laging pinagmamalaki ng Gigabyte at yung kanilang high quality audio capacitor na sinasabi nga nila na nakaka-help magpaganda ng mga sounds or music. At ang isa pang maganda dito sa motherboard na to, kung gusto mo ng mga ilaw-ilaw, supported din po tong motherboard na to ng RGB Fusion 2.0. And this motherboard mga patid natin ay merong 8 USB slot. At ang maganda dito mga patid natin, yung dalawa po doon ay 3.0 USB slot. And this motherboard mga patid, syempre supported po siya ng M.2 o yung tinatawag nilang M2 na SSD. So mga patid natin, ang M2 mga patid natin at SSD, actually same lang naman sila mga patid natin na storage. Pero ang kinaibahan nila is si M.2 mga patid, parang memory card na lang siya. So sobrang bilis niya magbasa compare kay SSD. Tsaka mga patid natin, ang maganda sa motherboard na to, meron po siyang Telmar guard. Okay, yun nga po yung parang bakal na nakatayo doon sa gilid na nagko-control ng heat ng motherboard. Nice investment ng motherboard na yan.
So, ang price po niyan sa JDM, mga patid natin, it's 5,600 pesos. Okay, ang gagamitin natin RAM dito, mga patid natin, is sa ADATA XPG D60G, mga patid natin. Okay, dalawa pong 8GB of RAM. Total 16GB of RAM na may bilis pong 3,200 MHz. So, mga patid, ang taas nun. Okay, 3,200 MHz. Daig mo pa yung PC gamit ko ngayon. So, dahil dalawa yung binili mong 8GB, madidivide yung trabaho. The more na mas marami kang RAM na ilalagay, mas mabilis yung trabaho ng iyong memory. So, ang price po niyan sa JDA, mga patid natin, it's 5,000 pesos. So, syempre, mga patid, pupunta na tayo sa ating storage. So, ang gagamitin pa rin natin, mga patid, syempre, walang katapusang SSD, mga patid natin, at hard drive. So, combination talaga yan. Yan yung default na dapat meron ka ngayon 2020 na kay SSD ka. Okay, mga patid, SSD is good for booting ng iyong system. Pwede ka maglagay dyan ng mga ibang file na gusto mo mabilis mag-boot. Okay? And then, maganda pa sa panaka-SSD ka, pag naglilipat ka ng file sa iyong desktop, mas mabilis po yung pag-transfer rate. Huwag nyo pong masyadong lalagyan ng laman yon. Kaya nga po kayo merong hard drive, eh dun nyo po ilalagay yung mga games na mabibigat or yung mga file na mabibigat. So, yun nga, mga patid natin, ang gagamitin nating SSD dito, it's from Kingston. Siyempre, mga patid natin, meron tong 120GB of RAM at ang price nito, mga patid natin, it's 1,150. Mapatid, mura na po yan. Parang baliktad. Ngayong pandemic days, ba't parang mas mura siya? Pero mga patid natin, gagamit pa rin tayo ng hard drive dito like what I said. So gagamit tayo dito ng WD 1TB Kevier Blue. So ang price po nito sa JDM is 2,200 pesos. So next tayo, syempre mga patid natin, hindi natin mapapagana ng maganda ito sa ating gaming experience and rendering video kung wala tayong video card or GPU na gagamitin. So, ang gagamitin natin dito, mga patid natin, it's from Gigabyte GTX 1660 Super Gaming OC. So, means OC, mga patid natin, it's for overclocking. Okay? Overclocking. So, means ng overclocking, eh, pwede nyo pong taasan yung kanyang, so, kaya mo pong itaasan yung kanyang base megahertz o yung kanyang bilis. So, this GPU, mga patid natin, or yung video card nga natin, eh, wala rin po itong VGA slot and wala po itong DVA slot. So, meron po itong tatlong display port or yung DP slot and then one HDMI. So, total of 4 slot, mga patid natin, ang meron itong GPU na to. Meron siyang 3 fans. Para sa akin, maganda may mga 3 fans kasi mas pogi siya sa PC natin kaysa sa mga dual fan at single fan. Okay? May umiilaw-ilaw na naman to. Umiilaw-ilaw po dito yung logo niya na Gigabyte. So, ang price po ng video card na to sa JDM, mga patid, it's 14,450 pesos. So, good na pong investment yan para sa inyong mga GPU. So, pupunta na tayo sa ating power supply or yung ating tinatawag na PSU. So, ang gagamitin natin dito is from Corsair, mga patid, 650 watts, 80 plus, bronze. So, ang price po nito sa JDM, mga patid natin, it's 3,500 pesos. So, next natin, syempre mga patid natin, hindi mabubuo yan kung wala tayong case, okay? O yung tinatawag natin CPU case. So, it's from Dark Flash, okay? Ang model po nito, it's DLM22. Mga patid, meron tong tatlong kulay, color black, color pink, and then color white. And ang isa pang gustong-gusto ko sa case na to, mga patid, it's yung door opening niya. Literal na parang pinto siya, guys. Pwede ka po maglagay dito ng 120mm na fans, dalawa sa harap, dalawa sa taas, at isa sa likod. So, pwedeng dalawang intake, mga patid natin, at dalawang exhaust, and then sa likod, exhaust din, mga patid. So, ang price po nito sa JDM, mga patid natin, it's 2,100 pesos. So, worth it na, mga patid natin, para sa iyong case. So, next tayo, syempre, mga patid, ang pangit naman yan kung walang fan, di ba? So, like what I said ganina, pwede po dito ang 120mm fan. So, may bibilin tayo from ID Cooling, mga patid natin, na fans. Hindi ko po kayang bilhin yung 5 fan. So, 3 lang muna, mga patid natin, yung bibilin ko. 2 po sa harap at isa sa likod. Next time na po yung sa taas. So, from ID Cooling, XF120 RGB Trio or yung 3-in-1. Yun nga yung sa isang box, tatlo na po yung fan nakasama. Pwede po siyang kontrolin, pero hindi po yung speed niya yung ibig ko sabihin. Pwede pong kontrolin yung kanyang RGB na pwedeng sumabay sa motherboard. Gamit nga po yung RGB Fusion na meron yung ating motherboard na pinili. So, ang price po nito sa JDM is 1,000
500 pesos. So, buo na po yung ating PC. Pupunta na tayo sa ating monitor. So, ang gagamitin po nating monitor dito, it's from ViewSonic 22 inches, mga kapatid natin. O yung model number na 2223-H, mga kapatid, yan po yung gagamitin nating monitor. At merong 1080p resolution. So, good for starting na yan, mga kapatid natin. And this display, meron po siyang VGA and HDMI slot. At ang isa pang maganda dito sa monitor na to, meron po siyang VESA mount. O yung mounting sa likod, yung apat na butas sa likod. Para kung gusto mong i-mount yung iyong monitor, po pwede. So, ang price po nito sa JDM is 4,300 pesos. So, next natin, mga kapatid, syempre yung ating keyboard and mouse. Syempre, dahil nag-uumpisa pa lang naman tayo sa ating mga ginagawa, hindi man natin kailangan muna ng gaming mouse and gaming keyboard. So, pumunta muna tayo sa A4Tech KRS USB combo nila. Mga lagi na po magkasama yung keyboard and mouse ng A4Tech. So, ang price nito, mga kapatid natin, sa JDM is 450 pesos. So, bibili muna tayo ng AVR. It's from Secure, mga kapatid natin. AVR, or yung nagko-control ng kuryente yung pumapasok sa power supply. Okay? Maganda po na meron kayong mga AVR or UPS para po pa nag-brown out and then bigla pong bumalik yung kuryente, hindi po sasaluhin ni PSU nyo ng power supply ng inyong mga PC ang kuryente yung pumapasok. So, may nagre-regulate ng kuryente. It's 225 pesos lang. So, yun nga mga kapatid, buo na natin yung ating PC. Yes, meron na tayong 50k budget PC. So, ang total price po ng ating magagastos dito, lahat, mga kapatid natin, it's 50,825. So, yun nga mga kapatid natin, I hope nakapagbigay na naman ako ng tips para sa mga naghahanap ng 50k budget PC para sa kanilang mga gaming experience or yung mga gustong mag-stream, at especially sa mga vloggers dyan. Or yung kundi man vloggers, mga videography ang ginagawa para mas ma-render nyo ng maayos yung mga inyong video. And sa mga may mga gusto pong malaman, huwag po kayong mahiyang mag-comment para magawan po natin ang video yan. I-share mo na rin para mas lalo tayong dumami. At syempre, paiwanan naman kahit 100 likes. Masayang-masaya na po ako doon. At mga kapatid natin, lagi ko pong sasabihin na kung kayo'y bago dito, don't forget to hit that button. Syempre mga kapatid, yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre mga kapatid, lagi ako live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So yon, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!